What's up mga kapadyak? Sa video na to, Q&A lang tayo. Susubuan natin sagutin yung mga bike-related questions nyo. Kung meron din kayong tanong tungkol sa bike, i-comment nyo lang sa baba. Sasagutin natin yan sa mga future Q&A episodes natin. Kung meron kayo gusto idagdag na sagot, i-share nyo din sa comments para makatulong pa sa iba pa natin ng mga kapadyak. Etong set ng mga tanong na to ay filed under general queries. Na-categorize ko kasi yung mga previous submissions sa apat na categories. General queries, alin mas na series, bike setup related questions, tsaka product recommendations. Abangan nyo sa susunod na uploads yung mga yun. Okay, simulan na natin. Ilang taon tumagal yung tires mo na Icon? 2016 ko binili yung bike ko na naka-Icon. 2019 ko lang tinigil na gamitin yung bike na yun. Binigay ko na lang din kay Dabon yung tires na yun para magamit niya. Usable pa din naman kasi. Tumagal din yun kasi weekend rides ko lang din naman nagagamit yun. Anong masasabi mo kung yung mga bike brands ay hindi na ipapabuo sa China? One thing for sure, mas mamahal yung selling price ng mga yan. Pag sa China kasi, mas mura yung labor cost at yung mga equipments and dun na. Kesa kung halimbawa, isang US bike brand, tapos sa US din ginagawa yung bikes nila, mas mataas gastos nila sa labor, kaya tataasan din nila yung benta ng products nila para kumita pa din sila. Anong manufacturer yung nag-handle ng Mountain Peak? Thinks po ba? Tingin ko hindi. Factor kasi yung kadikit ng Mountain Peak eh. Yung factory ng Factor yan, malamang yan din yung gumagawa ng mga Mountain Peak bikes. Okay lang bang basa inyong hydraulic brake set mo pag maghuhugas o hindi pwedeng mabasa yun? Okay lang yan mabasa pag magbabike wash ka. Hindi naman yung magkaka-issue. Make sure lang huwag mapupunta yung mga grasa na galing sa drivetrain dun sa rotors or sa brake calipers para hindi magka-issue yung disc brakes mo. Ano ang dream bike nyo at ano mas pipiliin nyo, MTB o RB? Ang dream bike ko ay isang titanium na gravel bike. Any brand basta reputable pagdating sa titanium bike frames. Carbon fork, naka true axle, may malapad na tire clearance. Pag ganyan ang bike ko, kahit hindi na ako magbike ng iba, masaya na ako dyan. Kung MTB o RB, pipili ng isa lang sa dalawa na yan, wala. Mas pipiliin ko gravel bike na lang. Okay lang ba mag long ride gamit aero type road bike? Okay lang yan. Nasa flexibility na lang din yan ng rider kung kaya niya isustain yung aggressive na ride feel ng isang aero bike. Pero yung mga high-end na aero bikes, meron din namang balance na. Swak na din gamitin for endurance riding. Kung low budget, mas okay pag gumamit na lang ng endurance road bike na lang para sa ganyang intended ride purpose. Paano ba pag yung dati na hindi malakas na preno, lumakas, tapos nung patagal na ng patagal, humihina na tapos umiingay? Isang reason na naiisip ko dyan, posible na na-contaminate yung brake pads mo. Nalagyan ng grasa o langis yan kaya ayaw na kumapit at umiingay na. Kung nababasa kasi, normal lang naiingay yan. Pero kung tuyo naman pero maingay pa din, experience ko contaminated na ang brake pads niyan. Pwede mo i-try linisin, pero kung ayaw na talaga, mas maganda kung palit brake pads na. Anong benefits ng tubeless setup? Mas magaan ng konti kaysa sa tube na setup. Wala na kasing inner tubes. Di hamak, mas magaan yung tubeless type na tires sa trims kaysa sa stock na nakakabit sa bike. Hindi ka na din mag-aalala ng ma-flat pag nadaan ka sa bubog, malit na pako, thumbtacks o tinik. Kaya yan isilang-silan sa tubeless na setup. Pwede ka din mag-run ng mababang tire pressure para sa mas magandang kapit ng gulong kung naka-tubeless ka. Hindi ka na din makangamba na baka ma-pinch flat ka pag nakanto yung gulong mo. Wala naman na kasing inner tubes na mapipinch at pwedeng mapunit. Paano ka nagsimulang mag-vlog? Sinubukan ko lang way back 2017 na pag-tripan lang mag-shoot ng video. Walang expectations, basta sinubukan lang. Tinuloy-tuloy ko lang hanggang sa dumami yung followers at dun na, sineryoso ka na. Hindi ako marunong, hindi ako sanay talaga. Inaral ko lang din at pinapractice pa din. Magkano ang bilhin nyo sa GT Avalanche nyo? Gusto ko rin kasi bumili pagkatapos ng ECQ or magkano nagastos nyo sa setup. Yung GT bike ko, hindi ko yung binili. Binigay lang sana ng GT yung frame na yan. Naisetup ko lang. Kinabitan ko ng mga parts na meron ako dito. Siguro around 30k plus makakabuo ko ng same setup. Naka Diore na pyesa, Manito na fork. Paano maiiwasan ang cross-chain? Mag-shift ka sa tamang gearing. Kung multiple chainrings ang gamit mo na crankset, pag nasa malaki ka na chainring, dun ka lang sa mga maliliit na cog sa kaset. Pag nasa maliit ka naman na plato sa crankset, dun ka lang sa malalaking gear mo sa likod. Huwag ka gagamit ng big to big at small to small. Yan ang cross chain. Anong pwedeng gawin para hindi sumama yung crank pag i-free wheel mo? Nangyayari yan pag sobrang tigas ng spring sa hubs or kapag edited yung hubs. Kung pina-edit mo yung hubs para magkatunog, ipabalik mo sa dati. Kung maingay talaga yung hubs mo at hindi edited, matigas lang yung stock na spring niyan. Posible na lumambot yan katagalan. Mawawala yung pagsama ng crank sa freewheeling. Pero bantayan mo lang yung free hub. Pwede kasi mabasag pag sobrang tigas ng spring ng pulse. Anong magandang motivation pag tinatamad na magbike? Huwag mo ipilit. Sa akin kasi yung pagbabike, hindi naman need ng motivation yan eh. Hindi naman yung trabaho na no choice ka gawin kahit ayaw mo na.
Well, unless kung pro ka pala. Isipin mo na lang kung ano yung reason kung bakit ka nagbike in the first place. Ako kasi, baliktad, sa bike ako kumukuha ng motivation. Pag tinatamad ako gawin yung kailangan ko na gawin, sasakyan ko lang yung bike ko. Pipedal ako kahit konti, tapos ayun, back to work na uli. Iba din kasi yung feeling pag nakasakay ka sa bike. Nakaka-refresh, nakakalimot ka sa stress. Anong masasabi mo sa lefty forks at electronic shifter? Lefty forks, maganda din naman yan. Mahal lang. Hindi lahat afford yan. Isa na ako dun. Magaan, kakaiba. Akala ng iba may sira pero matindi din engineering na pinagdaanan yan. Hindi din basta-basta. Sa electronic shifter naman, hindi pa din ako totally sold dito. Dagdag hassle kasi kung kailangan mo i-charge yung drivetrain kada iraride mo. Pero nakasubok na ako nito sa Shimano. Swabe din. Anong pwedeng gawin sa tabingi na RD para magamit pa at hindi na bumili ng bago? Karaniwan na tumatabingi dyan yung RD hanger lang naman. May nabibili nun, tiyagaan lang sa paghahanap. Hindi kasi pare-pareho lahat ng hanger, depende sa frame ng bike. Mas mura din palitan yun kesa sa mismong derailleur. Pwede ito subukan na i-align ulit gamit yung RD hanger alignment tool. O mano-mano, basta kung pwede pa isalba na ma-align, subukan mo pa din. Mas maganda din kung bibili na lang ng bagong hanger kung wala na talaga. Napuputol kasi yan. Ganun yung intended na design sa mga ganyan. Paano tumingin ng wheelset para sa MTB? Una, syempre yung wheel size. Kung 26er ba o 27.5 o 29er. Kung ano yung swak sa frame mo, yun yung kukunin mo. Pangalawa, yung hub spacing at dropouts. Kung quick release lang yung frame at fork mo, dapat yung may quick release na hubs ang kukunin mo. Kung true axle naman, dapat pwede sa true axle at tama yung hub spacing. Either boost or non-boost. Lastly, pick a wheelset na tama sa intended use ng bike mo. Kung XC ang bike mo, no point na bumili ka ng enduro wheelset or vice versa. Kung bibili ng e-bike, may mga parts availability rin kaya sa market tulad ng battery or yung motor niya. Nung nag-launch si Trinx ng e-bikes nila, I asked them kung may spare parts. Sabi nila meron daw. So kung magka-problema yung Trinx e-bike mo at need ng e-bike specific parts, ilapit mo lang yan sa authorized Trinx dealers. May mga parts naman yung mga e-bikes, pwede mo din orderin sa China directly via AliExpress. Pero kung local supplier, medyo mahirap pa ata. Pwede na ba ipang basic trail yung mga budget XC bikes? Ang sagot dyan, oo, pwede yan. Capable naman ang mga yan sa XC trails. Hindi naman bibigay yan, wag lang sa may mga gaps, jumps, at drops. Pag nasubukan mo gamitin yung mga yan sa ganyang intended use, dyan mo marirealize yung mga dapat na palitan para mas enjoy ang pagride sa trails. Ilang example dito, yung brakes kung nakamechanical pa. Yung fork para mas maganda yung laro ng suspension. Yung drivetrain para hindi sobrang matagtag. At yung tires para maging mas makapit at hindi dumulas pag pinapadyak mo na, ahon man o pababa. That's it mga kapadyak, ayan yung set of questions natin for today's Q&A. Marami pa tong kasunod kaya abangan nyo yan. Again, kung may tanong din kayo, i-comment nyo lang. Hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na din kung nagustuhan mo yung mga ganitong klase ng videos. Panoodin mo din yung mga iba pa natin na Q&A episodes, ilalagay ko dito. Kita-kits na lang sa susunod na videos. Ride safe mga kapadyak!